Hello guys, magandang araw sa inyo. For today's video, mag-share na naman tayo ng color tips. So, short video lang to, papakita ko sa inyo. Yan guys, share ko sa inyo ngayon sa mga nagkukulay ng mga ash gray. Papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba pag nagkukulay tayo ng ash blue at saka sa ash violet. So, ang result niyan is more on ash pa rin. Pwede naman magkulay silver, pero may purpose talaga yung pagkukulay ng ash blue at saka ash violet. So, yun guys, ang difference nyo, pag nagkukulay ka ng ash blue, ganito, pwede din siyang ikulay na ash pa rin ang kakalabasan pag yung result ng bleach nyo is level 8. Yan, tawag nating yellow-orange. So, pag ikukulay mo ng ash blue, magkakancel siya ng yung natitirang orange. So, ang mangyayari, magiging ash blue, wala yung orange nyo. Hindi sa brassy, tignan, no? So, dito naman sa ash violet, pwede ito siyang ikulay sa mga level 9, no? Yung may yellow na, no? So, pag ayaw nyo mas mabilis lumitaw yung pagiging blends niya, yung yellow, warm ng ash, ito ang mas better nyo ilagay instead of silver diretso yung ash gray. Kasi pag ash gray, guys, pag nag-fade yan 1 week, mas mabilis siyang magiging ash blend. So, para mag-long term yung inyong ash gray, pwede siyang gamitan ito. Pag yellow, level 9 yung inyong result ng bleach. So, mas mainam, mahaba yung buhay ng ash nyo, ash violet yung ilalagay nyo. So, yun. Sana meron kayong special tips yan para sa mga professional hair colorist. So yun guys, sana meron kayong natutunan sa tips na binigay ko sa inyo sa hair coloring, you know, sa pagkukulay ng ash gray. Kasi nagdidepende yan sa result ng pagbe-bleaching. Pag first bleach nyo, yellow-orange na, level 8 yun. So pwede kayong magkulay ng ash blue para hindi na, ano naman doon, para hindi na masira yung buhok. Kasi pag nasobrahan sa bleach, yung iba kasi yellow na, pale yellow, ma-achieve nyo mas mabilis yung ash gray. Ang problema, yung dry naman, yung condition ng buhok ang ating pag-uusapan. So, pwede yung level 8 lang, orange, yellow-orange, tapos blue ash o ash blue yung ilalagay natin. So, yun lang guys. Sana meron kayo natutunan sa short video na to. See ya. Bibigay tayo ng mga tips sa sunod na mga araw. Bye!